Barangay Love Stories. May mga taong nahihirapan na gusto nating mailigtas sa mga problema ang kinakaharap nila. Pero may mga taong kahit na anong pilit mong tulungan ay wala pa rin ginagawa para makaahon sa kanyang kalagayan. Ikaw, kapuso, tumulong ka na ba ng isang taong ayaw magpasaklolo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Rodney, 26 years old. Nangyari ang kwento ko, may isang taon na ang nakakalipas. Kwento ito ng katrabaho kong si Riva na naging biktima ng pangbubugbog at pang-aabuso ng kanyang live-in partner na si Antonio. 10 taon ang tanda ni Riva sa akin, Papa Dudut, pero hindi yon naging hadlang para maging malapit kami sa isa't isa. Naalala ko pa nga noong una ko siyang nakilala. Pumasok siya sa CR ng mga lalaki habang andon ako at umiihi. Ang akala ko ay nagkamali lamang siya ng pinasukan, yun pala ay sinadya niyang doon sa CR na mga lalaki pumunta para umihi. Nakita kasi niyang sabay na pumasok ang dalawang babaeng katrabaho namin na lagi na lang siyang binubuli dahil sa pagiging awkward at weird niya. Pinabantayan pa niya nga ako habang nasa loob siya ng cubicle dahil baka raw may pumasok na ibang lalaki. Doon ako nagkaroon ng interes sa kanya. Pero hindi ko naman tinuloy ang pagkakagusto ko sa kanya dahil nalaman kong meron siyang ka-live-in na 50 anyos na lalaki. Yun na nga po si Antonio. Si Antonio nga marahil ang naging daan para mas makilala ko pa si Riva. Nalaman ko na binubugbog ni Antonio si Riva sa tuwing nakakainom siya o di naman kaya ay nakagamit nang ipinagbabawal na gamot. Minsan nga raw ay binubugbog na lang noon ni Antonio si Riva dahil gusto lang ng lalaki. Hindi naman sana noon na amin si Riva pero nakita ko ang mga pasa at galos niya. Sinabi ni Riva na nahulog lang daw siya sa hagdanan pero hindi ako naniwala. Sinubukan niyang muling pagtakpan ang mga galos at pasa niya makalipas ang 2 linggo. Inaamin ko na siya, Papa Dudut. Nahirapan akong kunin ang tiwala niya noon pero nagawa ko naman after kong sabihin sa kanya na may kakilala akong katulad niya na sinasaktan din. Naiyak siya at sinabi sa akin nang paunti-unti ang mga ginagawa sa kanya ni Antonio. Ako ang nakakaramdam ng sakit sa mga kwento niya, Papa Dudut. Mula noon ay pinagkatiwalaan na niya ako at sinabi lahat ang mga kwento ng bawat pasa at galos na nakikita ko sa kanya tuwing pumapasok siya sa trabaho. Good morning, Riva. Ha? Sabi ko, good morning. Good morning din. Tulala ka na naman dyan. May iniisip lang na babayarang utang sa katapusan. Ay, teka, naipit yung buhok mo sa kwelyo ng uniform mo. Ayusin ko. Wag! Tatanggalin ko lang naman yung pagkakaipit ng buhok mo. Ayos lang. Sinadya ko talaga yan. Yan na ba uso ngayon? Ay. May pasa ka ba dyan sa bandang leeg mo? Wala. Sa akin ka pa ba maglilihim? Eh, hindi naman kasi pasa yun. Eh ano, chikinini. Bago yan, ha? Paso. Paso? Sana napaso ka lang sa plancha ng buhok mo. Paso ng sigarilyo. Si Antonio na naman na may gawa niyan, no? Ano, hindi lang kami nagkaintindihan. Minsan di rin tayo nagkakaintindihan, eh. Pero di naman kita pinaso ng Yossi kahit kailan. Ano, hindi ko kasi narinig na pinapaabot niya yung ashtray niya. Akala ko kasi remote yung kailangan niya eh. Katabi kasi ng remote yung ashtray. Kala ko yun yung tinuturo niya. Kaya ikaw ang ginawa niyang ashtray? Nainis lang siya kasi parang natangahan siya sa akin. Huwag mo nang rasonan yung ginawa niya sa'yo. Sinabi ko lang naman kung ano nangyari.
Para kasing dinedepensahan mo pa yung mali niya eh. Maliit na paso lang naman to. May nabili naman akong gamot online na mabilis magpawala ng paso. Bumili ka pa ng marami. Mukhang mapapadalas mong gamitin eh. Para namang pinagdarasal mo pa. Di ko na kailangan ipagdasal kasi sigurado naman akong mangyayari ulit. Para talagang gusto mong mangyari ulit ha? Sa ating dalawa, parang ikaw nga itong may gustong mangyari ulit yun eh. Di ko na maalala kung kailan kita huling nakitang walang galo sa katawan. Sino bang may gustong mangyari to sa sarili niya? Wala. Pero kasi hinahayaan mong mangyari sa'yo. Alam mo namang wala akong laban. Eh kasi ayaw mong lumaban. Takot ako. Takot ka sa kanya o takot kang iwan kanya? Magtrabaho na nga tayo. Riva… Kung sesermonan mo lang ako ulit, pwede bang pass na muna? Hindi yan ang kailangan ko ngayon eh. Alam ko kung ano kailangan mo. Sige nga, anong kailangan ko? Magmotel tayo. Mamayang lunch break? Di kakayanin ng isang oras. Mamaya na lang after work. Tatlong oras ulit? Gawin na nating apat kung pwede ka. Wala naman akong ibang gagawin mamaya eh. Sige. 6 PM ha. Sa dati. Madalas po kaming nagmo-motel noon ni Riva, Papa Dudut. Pag nasa motel kasi kaming dalawa noon ay nakakalimutan niya lahat ng pangbubugbog ni Antonio sa kanya. Pero gusto ko lang pong linawin na hindi kami nag-aano ni Riva sa motel, Papa Dudut. Ginawa lang naming tambayan ang motel para makatakas si Riva sa mga problema niya kay Antonio. Madalas kami noon na nagmo-motel kapag may bagong galos o pasa si Riva. Alam na kasi namin noon na sa tuwing binubugbog siya ni Antonio ay hindi umuwi si lalaki sa bahay nila. Kaya malaya noon si Riva para makatambay kasama ako. Naging regular na kami sa motel at madalas naming ilagay sa guest book ay Mr. and Mrs. Lazaro. Wala rin namang nakakahuli sa amin na kakilala kapag nagpupunta kami noon sa mga motel. Siniguro kasi naming malayo sa mga bahay at trabaho namin ang motel na pagtatambayan namin. Saka para hindi na rin noon maghinala ang mga katrabaho namin, mas nauunang umaalis para pumunta sa napag-usapan naming motel si Riva. Saka naman ako susunod noon kapag nakapag-settle na siya doon. Naalala ko nga noong unang beses na inaya ko siyang mag-motel. Nasa trabaho pa lamang kami noon at ginusto niyang mag-OT para hindi muna umuwi. Sinabi kasi niya na wala siyang kasama dahil alam niyang hindi uuwi si Antonio. Sinamahan ko siya sa office at nagkunwari akong may ginagawa. Nagkakwentuhan na lamang kami after niyang matapos ang trabaho niya at napansin ng guard na nakatambay na lamang kami at bawal yon sa trabaho. Kaya napilit lang kaming umalis para maghanap ng pupuntahan. Natakot kaming pumunta sa mga public places dahil mabilis lamang ang chismis kapag may nakakita sa aming magkasama. Nag-isip kami ng pupuntahan na hindi kami makikita ng ibang kakilala namin. Hindi naman noon po pwede na sa inuupahan ko magstay dahil bed spacer lamang ako at bawal ang bisita. Mas lalong hindi noon pwede sa bahay ni na Riva dahil baka biglang sumulpot ang asawa niyang si Antonio. Hanggang sa biglang naisip ni Riva na mag-motel na lamang kaming dalawa. Nailang pa ako kasi motel yon. Naisip ko nga na baka gustong may mangyari sa amin ni Riva pero sinabi niya na wala siyang plano. Gusto lamang niya noon na tumambay sa lugar na walang makakakita sa amin. Kaya motel ang naisip niyang puntahan at syempre, mura pa. Nakipagdaldalan pa kasi sa akin yung janitor eh. Ready ka na? Ano, dala mo ba lahat ng kailangan natin? Dala ko na ang mahiwagang baraha. Pag na-bore tayo mag-tong eats, pwede tayo mag-solitaryo. Yung merienda natin? Bumili ako ng spicy na leeg ng manok sa kanto. Uy, favorite! Tsaka chocolate na gatas, pangtanggal ng anghang. Galing! Bumili rin ako ng 3-in-1 na kape.
Tingin mo makakahingi tayo ng mainit na tubig dito? Dala ko naman yung electric kettle ko galing sa office. Wow, prepared! Siyempre, alam ko na mahilig ka sa kape eh, kaya binaon ko na. Ay, o nga pala, bumili na rin ako ng pandesal kanina, bagay sa matamis na 3-in-1 mo. Grabe namang food trip to, parang pang mag-jowa. Eh di ba nga, tayo si Mr. and Mrs. Lazaro? pwede. Ay, wala nga palang cable yung TV nila, may problema daw, bukas pa maaayos. E di hanggang bukas na lang tayo rito para maabutan natin yung cable nila. Sira! Wala tayong mapapanooran, ano ka ba? May wifi naman, di ba? Pwede tayong manood sa cellphone ko. May kalakihan naman yung screen ng phone ko. Kasya buong mukha natin. Ayun, oo! Pwede tayong manood ng KMJS na replay. Hindi ko napanood yung last Sunday na episode eh. Ako rin, hindi ko napanood. KMJS and chill. Gusto ko yan. Mali yata yung pagkakarinig ko. Akala ko ako yung gusto mo. Pwede naman kung gusto mo. Che! Tumigil ka. Chusy ka. Asawa mo nga nang bubugbog eh. Ako, sa halik lang kita bubugbogin. Talaga ba? Sige nga, ha? Aba, hinahamon mo ba ako? O bakit? Aatras ka ba, ha? Ako? Aatras? Uy, ramdam ko yung kaba mo ha. Uy, nako, wag mo akong subukan, Mrs. Lazaro. Tinitingnan ko lang kung hanggang saan ang hamon mo, Mr. Lazaro. Ah, talagang sinusubukan mo ako, Mrs. Lazaro ha. Tuturuan kita ng leksyon. Liga nga rito. Bakit mo ako hinalikan? Akala ko ba? Joke lang yun, ano ka ba? Hindi ba nagbibiruan lang tayo? Eh, akala ko kasi… Uy, Rodney, ayoko ng ginawa mo ha. Sorry, Riva. Uuwi na lang ako. May lilinisin pa pala ako sa bahay. Teka lang, Riva. Huwag kang umalis. Oo, sige na. Nagbibiro lang ako. Biro lang yung halik ko na yun. Hindi biro yun eh. Riva. Bayad na tong kwarto. Bahala ka kung gusto mo pang magstay. Napahiya ako sa ginawa kong paghalik kay Riva. Akala ko kasi noon na gusto niya ring halikan ko siya, Papa Dudut. Inakala ko nilalandi niya ako kaya kumagat naman ako. Nagsisi ako sa ginawa ko at naupo ako sa kama habang sapo ang ulo ko. Nainis ako sa sarili ko kaya halos masabunutang ko na noon ang buhok ko. Nahiga ako at nakatingin lamang sa kisame. Gusto ko noon na habulin si Riva pero natakot ako na baka kasi may makakita sa amin. Muli kong binalikan ang eksena na hinalikan ko siya. Wala pang isang minuto ay tinanggal ko na yon sa isipan ko. Nailang ako sa ginawa kong paghalik kay Riva at hindi ko maintindihan kung bakit ko yon nagawa. Matagal naman na kaming nagmomotel pero yon ang unang beses na nagkaharutan kami at nahalikan ko siya. Naisip ko tuloy na mawawala na siya ng tiwala sa akin after ng mga nangyari. Kaya bago pa lumala ang lahat ay message ko na siya para sabihing nagkamali ako sa paghalik sa kanya. Hindi niya ako nireplyan pero alam kong nabasa niya ang mensahe ko. Nagstay pa ako saglit sa kwarto bago nagpa siyang umalis na. Pagkalabas ko ay sinubukan ko pang tawagan si Riva para mag-sorry ulit pero hindi niya sinagot. Inasahan ko nang hindi niya ako mapapatawad sa ginawa ko. Inasahan kong magkakailangan na kaming dalawa sa trabaho. Natakot ako, Papa Dudut, at hindi dahil sa hindi na niya ako kakausapin pa, kundi dahil wala na siyang malalapitan sa tuwing sinasaktan siya ni Antonio. Kaya naman sinikap ko makipag-ayos sa kanya para lamang may malapitan siya kapag kailangan niya. Hinabaan ko ang mensahe ko para explain sa kanya ang side ko at nakauwi na ako sa inuupahan ko nang nakatanggap ako ng message sa kanya. Nagsorry siya at sinabing kasalanan din niya dahil parang medyo nakipaglandian din daw siya sa akin. Nakahinga ako ng maluwag at akala ko kasi noon ay hindi na kami magkakaayos pa. Pinagtawanan na lamang namin ang nangyari at saka nagkwentuhan na lamang kaming dalawa habang nakahiga ako sa kama. Pinangako ko sa kanya na hindi na mauulit ang paghalik ko sa kanya. Muli niya akong pinagkatiwalaan naman ng araw ding yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa totoo lang, noong hinalikan ko si Riva ay wala naman akong ibang naramdaman.
Hindi naman ako nagkagusto sa kanya o nakaramdaman lang ng init ng katawan. Gusto ko lang noon na halikan siya dahil yon ang naisip kong paraan para matauhan siya. Naisip ko kasi na baka may gusto siya sa akin kaya sinagad ko yung pagkagat ko sa biro niya noong nasa motel kami. Baka kasi yon ang paraan noon para iwan na niya si Antonio. Naisip ko na baka ma-realize niyang meron pang ibang lalaki na handang magmahal at mag-alaga sa kanya. Yung lalaking irerespeto siya at hindi sasaktan. Naisip ko na madali ko na lang sigurong maturuan ang sarili kong mahalin si Riva dahil nagka-crush naman ako sa kanya dati bago ko siya naging kaibigan. Naisip kong baka pwede kong maibalik at mas mapatindi ang nararamdaman ko sa kanya oras na piliin niya ako kaysa kay Antonio. Papadudot, may hero complex kasi talaga ako. Yun bang gusto ko na nagliligtas ako ng taong may problema o may kailangan dahil masarap yon sa pakiramdam? Nagsimula yung hero complex ko sa ate ko. Naalala ko pa ang ate ko sa probinsya. Tulad ni Riva ay madalas din siyang binubugbog noon ang asawa niya. Kasama nila ako dati sa bahay nila para makatulungan ko si ate sa pag-aasikaso sa bahay kapalit ng pagpapaaral nila sa akin. Kaya naman nakita ko kung paano itrato si ate ng asawa niya, hindi lang tuwing nalalasing yung asawa niya. Kahit nga walang bahid noon ng alak sa katawan si lalaki, ay madalas pa rin niyang pinagbubuhatan ng kamay si ate dahil mainitin ang ulo niya kahit sa mga maliliit na bagay. Kaya si ate ang napagbabalingan niya noon madalas. Saka ko lang nalalapitan noon si ate pagkatapos siyang bugbugin ang asawa niya dahil natatakot din naman ako noon. Kaya ako nainis sa sarili ko dahil saka ko lang siya sinasaklolohan pagkatapos siyang mabugbog. Wala naman kasi akong magawa noon dahil nakikitira lamang ako. At sinabi ni ate na huwag nang makisabay sa galit ng asawa niya dahil baka madamay ako. Sinunod ko ang utos ni ate at yun ang pinakamalaking pagkakamali ko dahil sa pagsunod sa ate ko ay namatay siya ng walang laban dahil sa pananakit ng asawa niya. Nakulong ang asawa niya habang ako naman ay napadpad sa Metro Manila para makipagsapalaran. Suha para sa'yo. Di naman ako naglilihi ah. Pag suha, naglilihi ka agad? Bakit mo ako binibigyan ito? Peace offering ko sa'yo. I-cash mo na lang. Ay, pass! Bakit may pa-peace offering ka pa dyan ha? Eh, nahiya ako sa pag-walkout ko sa'yo kahapon eh. Eh, kahit naman siguro sino mag-walkout kapag bigla silang hinalikan ng walang paalam. Hayaan mo na yun. Di ba nga ako ang may kasalanan? Oh, eh nasa na yung peace offering ko? Ikaw pala may kasalanan eh. Gusto ko cash ha? Ay, pass! Uy, pero thank you ah. Saan? Sa paghalik ko sa'yo? Che! Ikaw ha, kakabanggit mo ng halik na yan. Naiisip ko tuloy. Napo-fall ka na sa akin. Aminin! Oh, yan ka na naman eh. Ang galing mong mga asar tapos pag pinatulang ka, bigla ka mag-walk out. O di wag na! Change topic na. Mabuti pa nga. Eh bakit mo ba ako laging tinutulungan? Yun na lang ang bagong topic natin. Kasi kailangan mo ng tulong. Sus, hindi ako naniniwala. Parang gusto mo atang palabasin na may gusto ako sa'yo kaya kita tinutulungan ha. Eh yun lang naman ang dahilan ng lalaki kapag tinutulungan o ginagawa ng paborang babae, no? Uy, hindi lahat ganun, no? Huwag mo ako idamay. Ibahin mo ako sa mga ganong klaseng lalaki. Hindi lang kasi ako naniniwala na gusto mo lang akong tulungan. Sure ka, wala ka talagang gustong benefit sa pagtulong mo sa akin? Riva, ilang buwan na kitang tinutulungan. Kung meron man akong gusto sa'yo, una pa lang hihirita na kita ng... Ako na lang kasi. Promise, di kita gaganunin. Best actor! O sige na, naniniwala na akong wala kang gusto sa akin. Aaminin ko, dati crush kita. Dati lang? Na-turn off kasi ako sa katangahan mo sa asawa mo. Ouch!
Pero true. Ay, okay, sige, aamin na ako. Sabi ni, may gusto ka talaga sa akin. Sorry ha, tanga ako. Asawa ko pa rin ang pipiliin ko. Kaya kita tinutulungan kasi gusto ko makabawi sa nangyari sa ate ko. Nangyari sa ate mo? Anong ibig mong sabihin? Parehas kayo nun. Parehong tanga pagdating sa pag-ibig. Sinasaktan din ba siya? Madalas. Kahit nga habang natutulog si ate nun eh, bigla na lang siyang susuntukin ang asawa niya dahil nakaramdam lang ng galit. Grabe. Tsaka meron nung pagkakataon na hindi lang mahanap ng asawa niya yung pares ng tsinelas niya, bigla na lang niyang inuntog si ate sa dingding. Natutulog nun si ate tapos hinila siya nung asawa niya sa buhok, tsaka inangat. Tapos inuntog sa dingding. 4 na beses. Malalakas. Nakita mo lahat yun? Oo, nakita ko lahat. Pero nagpanggap akong tulog kasi natakot ako. Hindi mo siya tinulungan? Hindi. Huli na. Anong ibig mong sabihin? Ikatlong untog pa lang kay ate nun. Wala na. Namatay na ang ate mo? Oo. Ilang taon na rin na nakalipas. Ala, I'm sorry Rodney. Yan ang sagot ko sa tanong mo kung bakit kita tinutulungan. Oo, siguro nagbe-benefit ang pride ko. Sa'yo ako bumabawi kasi hindi ko nagawa to sa ate ko. Kaya please, Riva, hayaan mong tulungan kita. Thank you, ah. Sa totoo lang, hindi ko alam ang sasabihin ko. Sabihin mo na iiwan mo na si Antonio bago mangyari sa'yo nangyari sa ate ko. Ay, Rodney, alam mo naman kung bakit hindi ko magawang iwan siya, di ba? Oo, alam ko. Kinasal sa ibang babae si Antonio bago niya nakilala si Riva. Naging kabit si Riva at siyang pinili ni Antonio kesa sa mag-ina niya. Natauhan si Antonio makalipas lamang ang isang buwan at gusto niyang bumalik sa asawa niya pero pinigilan siya ni Riva. Tinakot ni Riva si Antonio na magpapakamatay siya kapag iniwan siya ni lalaki. Kaya naman napilitang magstay sa kanya si Antonio at sinikap ibalik ni Riva ang dating pagmamahalan nila. Pero nanlamig na si Antonio. Mas pinili ni Antonio na uminom kasama ang mga barkada niya. Dala din ng lungkot. Hindi naman siya pinigilan ni Riva dahil nakukonsensya siya dahil pinipilit niyang magstay sa kanya si lalaki. Hindi na nakita pa ni Antonio ang kanyang anak sa una niyang asawa kaya mas lalong nadurog si Antonio. Tuluyan na nga nagbago ang relasyon nilang dalawa at naramdaman ni Riva na wala na talagang pagmamahal sa kanya si Antonio. Walang magawa si Riva noon kundi ang umiyak. Naging mahina si Riva papadudot dahil lagi siyang mag-isa. Kaya noong may nagpakita sa kanya ng atensyon ay bumigay siya. May nakilala si Riva sa dating trabaho niya. Nagmalasakit ang lalaking yon kay Riva hanggang sa naging komportable na sila sa isa't isa. Aminado noon si Riva na malungkot lamang siya kaya niya pinatulan yung lalaki. Kahit papaano raw noon ay nakakalimutan ni Riva ang pag-iisa kapag kasama niya yung lalaking yon. Nakonsensya rin sa huli si Riva at tinapos ang namamagitan sa kanila nung lalaki. Sumama ang loob nung lalaki sa ginawa niya kaya sinumbong niya si Riva kay Antonio. Yun ang simula ng pangbubugbog ni Antonio kay Riva. Hindi niya natanggap na matapos niyang piliin si Riva kesa sa mag-ina niya ay nagawa pa niyang manlalaki. Kaya nga tinanggap na lamang ni Riva ang pangbubugbog ni Antonio kung yon ang paraan para mapatawad siya. Mula noon ay lagi na lamang mainit ang ulo ni Antonio dahil hindi niya magawang kalimutan ang ginawang pangangaliwa ni Riva. Hindi naman nila maiwan ang isa't isa dahil wala na rin silang alam na pupuntahan. May kailangan ka. Rodney? Oh!
Ayos ka lang? Bakit ka umiiyak? Si Antonio eh. Sinaktan ka na naman ba niya? Hindi. O eh ano? May kasama siyang babae sa kabilang kwarto. Ano? Masahista raw pero narinig ko nag-extra service din yung babae. Kanina pa ba yan? Oo eh. Naririnig ko na nga yung ungol ni Antonio ngayon. Ano ba naman yan? Umalis ka na muna dyan. Hindi pwede. Hanapin niya ako pagkatapos nila. Baka magalit siya. Eh kesa naman binabastos ka niya ng ganyan? Kailangan ko lang ng kausap. Riva naman. Please Rodney. Kailangan ko lang ng kaibigan ngayon. Kaya nga nagiging kaibigan ako sa'yo ngayon. Kaibigan mo ako na nagsasabi sa'yo na umalis ka na dyan. Please, maawa ka naman sa sarili mo. Kailangan ko ng kaibigang makikinig sa'kin. Makinig ka rin naman sana sa'kin, Riva. Rodney, kumalma ka muna. Paano ako kakalma? Tingnan mo nga yung ginagawang pambababoy sa'yo ni Antonio. Di na makatarungan yan eh. Alam ko. Talaga? Alam mo? Parang hindi. Huwag ka namang magalit sa akin oh. Ikaw na nga lang tumalalapitan ko eh. Anong gusto mong gawin? Kwentuhan tayo. Yung masaya. Yung makakalimutan ko kung ano yung nangyayari sa kabilang kwarto. Kaya mo bang maging masaya kahit alam mo na may nagbibigay ng extra service sa asawa mo sa kabilang kwarto? Kailangan ko eh. Baka mabaliw na ako kapag hindi ko inaliw yung sarili ko. O tahan na. Sige, ganito na lang. Naalala ko yung nakadate ko dati. Nung unang salta ko rito sa Manila. Naku, gusto kong makimarites dyan. Umiinom kami ng soft drinks noon. Tapos, nagpapakute na siya sa akin. Oh, tapos. Hihigup sana siya sa straw pero dahil nga nakatitig siya sa akin, imbis na sa bibig niya pumasok yung straw, dumiretso agad sa butas ng ilong niya. Ay hala, ano ba yan? Kung ako yung babaeng yan, baka kumaripas na ako ng takbo dahil sa hiya. Kunwari na lang, di ko nakita yung nangyari para di siya masyado mapahiya. Pero kitang-kita ko na namula yung mga pisngi niya. Pagkatapos masundot ilong niya, nakatitig pa rin ba siya sa'yo? Naku, hindi na. Sa straw na siya nakatitig. Nag-iingat na, baka sa butas ulit ng ilong niya masuot eh. Naalala ko tuloy yung nanligaw sa akin dati. Grabe. Ano namang kwento ng manliligaw mo? Nakasakay kami sa jeep doon. Tapos nung bababa na kami, sabi ko pumara na siya. Eh medyo nataranta yata. Kaya sabi niya dun sa jeep ni driver, Manong, bye-bye! Talaga? Nakakatawa yun! Tapos, grabe yung... Riva. Rodney. Hanggang kailan ba ako paparusahan ni Antonio sa kasalanan ko? Hanggang nandyan ka. Hanggang hinahayaan mo na parusahan ka niya. Pinagsisisihan ko naman lahat ng ginawa ko eh. Bakit ba ang hirap kong patawarin? Maling tao kasi ang hinihingian mo ng tawad. Mahal ko siya, Rodney. Mahal ko si Antonio. Hindi habang buhay, rason ng pagmamahal para manatili ka sa isang relasyon. Please, Riva. Umalis ka na dyan. Hindi ko kaya. Hindi ko pa kaya. Hinayaan kong umiyak si Riva para mailabas niya ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Wala rin naman akong ibang magawa noon kundi ang makinig sa kanya dahil ayaw naman niya akong pakinggan. Sinubukan ko siyang ayaing magmotel kahit na isang oras lang para makawala siya sa mga nangyayari sa kanya pero tinanggihan niya ako. Baka raw kasi matapos kaagad sina Antonio at ang masahista niya. Sinabi niya na mas lalo lamang daw magkakagulo kapag nalaman ni Antonio na lumabas siya.
Dinagdag pa niya na baka raw may makakita sa aming dalawa na magkasama at umabot yon kay Antonio. Marami pa siyang nirason para huwag lumabas at magmotel. Inintindi ko na lamang ang lahat ng mga sinabi niya dahil alam kong wala rin naman akong ibang magagawang tulong kundi ang makinig sa kanya. Makalipas siguro ang halos 15 minutos ay saka biglang binaba ni Riva ang tawag. Naisip kong baka natapos na ang asawa niya sa extra service. Hindi ko na tinawagan o tinext pa si Riva dahil baka makita ng asawa niya. Ayoko naman noon na may isipin pang hindi maganda si Antonio kay Riva. Baka lalo lang niyang saktan si Riva. Sinubukan kong bumalik sa pagkakatulog pero hindi ko na yon nagawa pa. Wala na akong ibang naisip kundi si Riva at paulit-ulit ko nung naririnig ang boses ni Riva habang umiiyak at pinipilit na tumatawa. Naalala ko na nabigla ang ate ko, Papa Dudut. Kung ilang beses ko rin siyang narinig na namemeke ng tawa niya para ipakita sa lahat na ayos lamang siya. Napaiyak na lamang ako sa pag-alala sa ate ko. At hindi ko maiwasang sisihin noon ang sarili ko dahil hinayaan kong mapatay siya ng asawa niya. Kung hindi lang ako nagtulog-tulugan noon ay hindi sana ay buhay pa si ate. Bigla akong nag-alala para kay Riva. Hindi imposibleng mangyari rin kay Riva ang mga nangyari sa ate ko. Kaya ilang beses ko na siyang binalaan pero hindi niya ako pinakinggan. Naubusan ako noon ng paraan para makumbinsi siyang iwasan si Antonio bago mahuli ang lahat. Hindi ko na siguro mapapatawad palalo ang sarili ko kung pati si Riva ay hindi ko pa mailigtas sa sitwasyon na meron siya ngayon. Yon ang naisipan ko noon, Papa Dudut. Kaya nag-isip ako ng paraan para mapwersa ko siyang makawala sa poder ng mapang-abuso niyang asawang si Antonio, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagpatuloy pa rin ang pananakit ni Antonio kay Riva, Papa Dudut. Nagpatuloy pa rin ako sa pakikinig kay Riva at sa mga kwento niyang paulit-ulit. Hindi ko na siya pinilit na iwan si Antonio dahil alam ko naman ang sagot niya. Nagkasya na lamang akong makinig sa mga kwento niya. Nagkasya na lamang akong intindihin na hindi biro ang pinagdadaanan niya. Sinabi naman ni Riva sa akin na masaya na siyang may nakakaalam sa mga nangyayari sa kanya. Dinagdag pa niya na kahit papaano raw ay nararamdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa laban niya. Kahit papaano noon ay natuwa ako dahil may naitulong naman ako kay Riva kahit na hindi ganon kalaki. Kaya naman na kontento na lamang akong makinig sa paulit-ulit na nangyayari sa kanyang kwento. Sasaktan siya ni Antonio, lalapitan niya ako para kwentuhan tapos magmomotel kaming dalawa. Yun po ang naging pattern namin. Nabilib na nga ako sa katawan ni Riva dahil hindi pa rin bumibigay kahit bugbog sarado na siya ni Antonio. Hindi katulad ng ate ko noon. Minsan binalita sa akin ni Riva na hindi pa raw umuwi ng halos isang linggo si Antonio. Sinubukan daw niyang tawagan si Antonio pero hindi sumasagot. Nanalangin ako na sana ay hindi na bumalik si Antonio at hiniling ko na sana eh talagang nagpakalayo-layo na si Antonio para hindi na niya masaktan pa si Riva. Inasahan kong mas mauuna pang bumitaw si Antonio kay Riva kaysa si Riva ang bumitaw sa kanila. Hanggang sa tumawag na sa kanya si Antonio at sinabing babalik na rin daw siya. Pagkatapos ng dalawang araw dahil may pinuntahan lang daw silang beach ng mga kaibigan niya. Doon ako nilapitan muli ni Riva at inayang magmotel ng dalawang araw. Nasaktuhan pang day off naming pareho ng dalawang araw, kaya malaya kaming makakapagmotel. Alam kong mabigat noon ang loob ni Riva dahil nami-miss niya si Antonio, kaya nangako ako sa kanya na papasayahin ko siya. Imbis na sa motel noon ay nag-check-in kami sa hotel na maayos.
para naman ma-relax siya noon sa dalawang araw na bakasyon niya sa mapang-abuso niyang asawa, Papa Dudut. Yan. Diin mo. Diin mo. Ito. Okay na ba? Yan, sige pa. Oh, ayan. Aray! Ano ba yan? Nasagad mo naman! Sorry! Ang lambot kasi ng paa mo eh. Parang nabali pa yata yung buto ko sa masahe mo eh. Ang tibay kaya ng buto mo. Ilang beses ka nang binugbog ng asawa mo pero going strong pa rin ang bones mo. Sagana sa calcium. Ay nako! Che! Oh, hilutin mo naman tong kaliwang paa ko. Makapag-utos naman to. Oy! Di ba ikaw nga to nag-volunteer na mamasahihin ang mga paa ko? Yes, ma'am. Ma'am Lazaro. Ma'am Lazaro ang itawag mo sa akin. Chos! Ewan ko sa'yo. Akin na nga yung kaliwang paa mo. Oh, eto na. Oh, teka. Hindi pa rin gumagaling tong paso ng Yossi sa kaliwang paa mo? Hindi pa eh. Naubusan kasi ako nung pinapahid ko. Mukhang bagong paso lang to ha. Iba to sa nakaraang paso mo eh. Huwag na lang nating pag-usapan. May ibibigay pala ako sa'yo. Ano yung ibibigay mo? Hulaan mo. Ashtray para kay Antonio? Mukhang kontento naman na si Antonio na ikaw yung ginagawa niyang ashtray. Che! Ano nga kasi yan? Dali na! Oh, nagmamadali? May lakad lang? Oh, eto na. Oh, concealer at foundation? Di ko sure kung tama yung kulay o shade o kung ano man ang tawag nyo dyan. Nagpatulong lang ako sa sales lady sa mall. Okay na to. Salamat ha. Alam mo, naghanap pa ako ng sales lady na kakulay mo para mas madali naming mahanap yung tamang shade ng concealer at foundation. Bakit naman itong naisipan mong bilhin? Nakakatawa ka! Alam mo palang foundation at concealer. Bihira lang mga lalaki may ganyang superpowers ha. Alam ko naman na yan dati pa. Lagi kong sinasamahan si ate na bumili niya nung buhay pa siya. Mahilig din ba siya mag-makeup dati? Oo, mahilig. Hilig niyang makeupan yung mga pasa at galos niya. Kaya siya bumibili niyan dati. Kaya mo to binili sa akin ngayon. Oo. Para di ka nagkukulay talong lagi kapag pumapasok ka sa trabaho. Mukhang di ka na nakakabili ng makeup mo lately. Tsaka nag-iisip na rin yung ibang mga katrabaho natin. Hayaan mo sila. Wala akong pakialam. Riva. Oh. Paano kaya kung magsama na lang tayo? Ano? Magtanan tayo. Magpakalayo-layo tayo rito. Doon sa hindi tayo mahahanap ni Antonio. Rodney naman. Makinig ka muna sa akin. Di naman kailangan na may nararamdaman tayong pagmamahal sa isa't isa eh. Magsasama lang tayo as friends. Para hindi ka na masaktan ni Antonio. Ay, eh paano yung mga trabaho natin? Makakahanap din tayo kung saan tayo mapapadpad. Baka mas maganda pa nga eh. Sige. Eh, teka, payag ka na? Talaga? Bakit? Ayaw mo ba? Hindi ako makapaniwalang napapayag ko noon si Riva Papa Dudut. Sinubukan ko lang naman siyang tanungin at kung sakaling tatanggi siya ay walang problema sa akin. Hindi ko alam kung bakit siya pumayag kaagad noon kaya hindi ko na pinalampas pa ang pagkakataon na tuluyan na siyang mahila palabas sa sitwasyon niya. Natuwa ko sa mga sinabi niya na handa na siyang magsimulang muli. Sinabi niya na oras na raw para patawarin niya ang sarili niya. Naiyak ako dahil sa kanya nagmula lahat ng realizations na matagal ko nang gustong itatak sa isipan niya. Inayaan ko siyang ma-express niyang maayos ang nararamdaman niya. Nakinig ako sa kanya habang patuloy ang pag-iyak niya dahil hindi na raw niya kaya ang nangyayari sa kanya. Inamin niya sa akin na hindi na rin ganon kalakas ang katawan niya at pinipilit na lamang niyang magpakasigla sa trabaho para hindi mahalatang bugbog na ang buong katawan niya. Niyakap ko siya dahil sa tuwa Papa Dudut. Hindi ako makapaniwalang natauhan na sa wakas si Riva. Kung ako lang ang masusunod,
Noong araw ninyo ay pwede na kaming umalis habang wala pa si Antonio, pero nakiusap si Riva na aayusin muna lahat sa bahay nila bago siya sumama sa akin. Wala kaming ginawa buong araw kundi ang planuhin ang pag-alis namin. Nagkausap kami na tatapusin muna ang buwan bago kami magtanan para makuha pa ang huling sahod namin. Hindi na namin plano noon na mag-resign pa ng formal para hindi makahalata at magduda ang mga katrabaho namin. Naisip kasi naming baka puntahan ni Antonio ang trabaho namin at malaman niyang sabay kaming nag-resign. Wala naman kasi kaming plano ni Riva na ipaalam sa lahat na magkasama kaming dalawa na lalayo. Nagplano rin kami kung paano niya unti-unting kukunin ang mga damit niya. Sinabi ko na iuwi ko muna sa inuupahan ko ang mga damit na mahahapot niya sa bahay nila. Sinek din namin ang mga naipon naming pera para malaman kung sapat ba yon sa pagsisimula namin. Hindi ganong kalaki ang na-compute namin, pero sinabi ni Riva na meron siyang mga alahas na pinamana sa kanya ng nanay niya. Sinabi niya na pwede naming isang layon kung sakali mang magkulang ang perang hawak namin. Papa Dudut, wala na talagang atrasa noon ang plano naming magsimulang muli malayo sa mapanakit niyang ka-live-in. Kanina pa ako naghihintay sa'yo rito sa labas. Ay, sorry ha. Hinintay ko pa kasing makatulog si Antonio eh. Sigurado ka bang hindi siya nagising? Marami na siyang nainom na alak. Bukas na ng tanghali yun magigising. Tara na. Tulungan na kita dyan sa bagahe mo. Oh, matagal mo na akong tinutulungan sa bagahe ko. Handa ka na bang gumaan ang bagahe mo? Handa na. Tara na, para makaabot tayo sa biyahe. Rodney? Bakit? Huwag mo sabihin nagdadalawang isip ka. Naku, babatukan talaga kita. Hindi. Hindi ako nagdadalawang isip. Pero gusto ko lang sabihin na salamat ha. Salamat sa lahat ng ginawa mong tulong sa akin. Mula sa simula hanggang sa huli. Salamat kasi nakatakas na ako kay Antonio. Ang drama mo naman. Tara na! Rodney! 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 Ha? Pasensya na kung nagising kita sa tulog mo. Antonio nga pala, pare. Ikaw yung ka-live-in ni Riva, di ba? Ako nga. Mukhang nakwento na ako ni Riva sa'yo, ha? Sana puro magaganda lang lahat ng sinabi niya tungkol sa akin. Paano mo ako nakilala? Tinuro ka kasi nung boss niyo ni Riva kanina. Lapitan daw kita habang nakabreak ka. Bakit? Anong kailangan mo? Ikaw na raw magtuturo sa akin kung saan yung mga gamit ni Riva. Ha? Bakit? Kukunin ko na kasi lahat. Bakit nga? Ay, patay na si Riva. Ano? Naglason siya. Nadadnan ko na lang sa banyo na nakabulagta. Bumula ang bibig at wala ng buhay. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi rin ako makapaniwala eh. Akala ko hindi niya magagawa yun. Akala ko masaya siya. Tapos. Kailangan ko siya makita. Pinakremate ko na siya. Walang burol na mangyayari kasi di ko kaya makakita muna ng mga tao. Ang sakit eh. Ang sakit na nangyari. Hindi ko matanggap. Ipakita mo siya sa akin, please. Tinago ko na yung abo niya sa cabinet namin sa kwarto. Kung saan niya nilalagay yung mga gamit niya. Ayoko munang buksan yun. Kasi ang hirap. Hindi pa rin ako makapaniwala. Last week masaya pa siya eh. Ang dami niyang plano. Ang dami niyang kwento tungkol sa mga gusto niyang gawin sa buhay niya. Kaya nga ako nagtataka kung bakit bigla niyang tinapos ang buhay niya eh. Mukhang tama naman yung pulis na pumunta sa bahay. Dala nga siguro ata ng depression. Ikaw ang kasama niya lagi sa bahay. Hindi mo man lang nakita na depressed siya?
Hindi. Busy kasi ako madalas eh. Yun lang ang alam kong kasalanan ko sa kanya. Kaya siguro siya na-depress kasi wala akong oras para sa kanya. Pero nagtatrabaho naman ako para mabigyan siya ng magandang buhay kasi alam ko maliit lang ang sinasahod niya rito. Pwede bang makausap ko yung mga pulis na sinasabi mo? Para saan? Gusto ko lang makumpirma kung totoong depression yung tumapos sa buhay ni Riva. Ang mga pulis na yon ang kasama kong nakakita sa bangkay ni Riva sa banyo. Alam nila ang ginagawa at sinasabi nila. Hindi lang si Riva ang nakita nilang ganun. Bakit ba parang pinagdududahan mo mga sinasabi ko, ha? Hindi. Gusto ko lang makibalita. Kasi naging kaibigan ko rin si Riva. Ayoko na muna siyang pag-usapan. Pwede bang makuha ko na ibang gamit niya para makaalis na ako? Itinuro ko kung saan ang mesa at mga gamit ni Riva, Papa Dudut. Tinulungan ko si Antonio na hakutin ang mga gamit ni Riva. Nanginginig pa rin ako noon, Papa Dudut, at hindi ko na muling kinausap pa si Antonio. At ninayaan na siyang makaalis ng opisina habang bitbit ang mga gamit ni Riva. Dumaan muna siya sa boss namin para ipaalala ang huling sahod ni Riva na kukunin niya sa susunod. Noong nakalis na si Antonio ay saka ako nagpunta sa CR para magkulong doon sa cubicle. Mabuti na lamang at walang ibang tao kaya malaya akong naiyak. Pinagsasunto ko noon ang pintuan sa galit sa sarili ko dahil hindi ko nailigtas si Riva. Nagaya na siya sa ate ko dahil wala na naman akong nagawa. Dalawang araw na lang sana at magtatana na kami noon pero biglang sumabog sa akin ang binalita ni Antonio na patay na si Riva. Kaya ba siya nagpakita noon sa panaginip ko? Yun na ba ang huling paalam niya sa akin noon? Mas lalo akong naiyak habang binabalikan ang panaginip ko bago ako gisingin ni Antonio. Papa Dudut, alam kong hindi nagpakamatay si Riva at alam kong may kinalaman si Antonio sa pagkamatay niya pero wala akong magawa para patunayan yon. Sa pangalawang beses ay pinamahayan muli ako ng takot. Gusto ko man noon na paimbestigahan ang mga nangyari kay Riva ay hindi ko na tinuloy dahil pakaramdam ko ay malakas ang kapit ni Antonio sa alagad ng batas at pwede siyang protektahan ang mga yon. Nagtaka ko kung bakit hindi nila pinagdudahan ang mga sariwang sugat at pasanya sa katawan. Nagtaka ako kung bakit napakremate kaagad si Riva. Marami ako naging tanong noon at si Riva lang ang makakasagot pero wala na siya, Papa Dudut. Hindi ko maiwasang sisihin noon ang sarili ko dahil hindi ko siya naprotektahan kaagad. Sinisi ko kung bakit inintay ko pang matapos ang buwan bago siya ayaing umalis. Sinisi ko rin ang sarili ko kung bakit ako naduwag noong kaharap ko na si Antonio. Bakit ninayaan ko siyang magsinungalin sa harapan ko? Wala ko nagawa para kay Riva, Papa Dudut. May isang taon nang nakalipas mula noong nawala si Riva, pero bit-bit ko pa rin sa puso ang matinding kalungkutan dahil may isa na namang tao ang namatay dahil natakot ako. Dahil nagpabaya ako. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat. Ang inyo pong forever kapuso at kabarangay, Rodney. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.